Magandang araw sa aking taga-subaybay. I-share ko sa inyo ngayon kung paano mag-repair ng digital thermometer, no? Digital thermometer kung saan ang kanyang display ay ERR, meaning error. Ayan, nakita nyo, ERR, error. Sayang din naman kasi kung hindi natin ito i-repair. Kasi ang bili ko nito ay 250 pesos. No? 250 pesos sa isang sikat na parmasya. Parmasya na nationwide. So ang gagawin natin ay tanggalin natin yung kanyang pinakaloob. Ito na yon. Plastic casing. Tapos yung battery. Tanggalin din natin, madulas ito, maliit, posible ito mahulog. Pagtanggal, ayaw na nga, nahulog nga. Hindi kasi ako gumagamit ng tweezer. Saan ba yung tweezer na yun? Anyway, nandito na yon, maliit na battery. Wala tayo, or wala akong suspitsa na weak na battery ito kasi nagkaroon man siya ng display. So, assumption natin, okay yung battery. Ngayon, sungkitin natin yung dalawang wire. Maliit lang na wire na nakakonekta sa dulo. Yung tinatawag na pinaka-ano niya, pinaka-tip ng thermostat. Yan ang nagmumonitor sa init ng katawan. May dalawang maliit na wire. Dandahan lang kayong kung inyong susungkitin dahil baka maputol. Ayan. Ayan, kita nyo yung nakalawit na dalawa. Yun na yun. Ayan. Nakapunit kayo sa dulo. So, ang gagawin natin, tanggalin natin yung PCB, printed circuit board, galing sa kanya ang lalagyan na plastic. At bago yan, i-remove na natin ito sa kanya pinaka-speaker, yung sulit. Okay, yung mga plastic na panglock. Yun ang itutulak natin palabas sabay angat sa PCB or printed. Nang sipag na subahan at masira. Kagaan lang sa doblang ng 60 minutes tapos ito ay nakasave na tayo ng 250 pesos. Malaking bagay na rin yung 250 pesos. Ito yung may dalawang yan eh, dalawang coils kung saan yung dalawang dulo ng nakalawit na wire ay nakasulda doon sa dalawang coils. Ngayon sana meron tayong magnet wire, kaso lang wala hanganin. Ito na lang ano, coaxial cable sa microphone. Yun nga lang, mataba ang wire. Ito na lang pagtigaan natin. Sana kung merong ano, yung mga magnet wire galing sa primary ng transformer, maliliit man yun, o kaya galing sa sirang electric fan. Kasi insulated yung wire na yun. Kaya ito medyo mas malaki ang wire na ano, microphone cable. Kaya ano, pagkagaan na lang natin, talagyan ko muna ng ano, yung pinagtanggalan ko ng dulo noong wire sa microphone cable.
lagay natin dito bawat sa lagyan para kung babalutin natin ng electrical tape or masking tape, okay lang. Kailangan mabalot para iwas. Ito na yun. Ito natin. Tamat tayo ng gulo at isa. Makita ninyo. Ito natin. Ito rin, hindi na tapang sa ano dito. Para makita nyo. Napakasimple lang naman ito. Basta makita mo natin sa paano. Ayan, ayan ito na. So, ayan na. Masking tape. Malot lang. At nakarambot lang. Malot lang. Malot isa na karambot ko natin. Hindi ko na ito yun. Puro wire. Kita ini talaga kung paano bawat isang gusto nito ang kasinan ang babalutin natin ang mas ang buwa perfect yan ah kahit lang ito rin ang ano. Pero sa mga may tira, yung kailangan to, no, na i-repair pa, bili na lang tayo. Pero sa mga medyo katamtaman lang ang tira, pakitikapon kung may paraan pa naman na ma-face yung ating gadget. Magamit natin. Ewan ko ba bakit natanggal ito? Siguro sa factory hindi masyado magandang pagkahinan. Presuming na mayroong quality control. So anong nangyari? Hindi nang natanggal. Ito. Ginagawa natin ng paraan. Ang tanong kung gagana kaya ito. Ano nga kaibigan, ano sa tingin niya? Gagana kaya. Okay, pagkagaano lang natin pagkagaano natin pag-watch sa English. Tingnan na, sa Cebuano. Sumikap magsalita ng Tagalog ng Tagayon ay hindi limited ang makakaintindi. Kasi kung Cebuano, medyo kukunti lang ang makaintindi. Kaya nabukan natin magsalita ng Tagalog. Okay. Yan. Dapat. Nalabas natin ang dalawang dulo. Pero dandahan lang. At nang maisulda natin sa quince ng bolo. Basta magtanong kayo, paano kung magkabaliktaran? Sa akin, hindi ko pa naman nasubukan. First time ko ito. Ika nga, trial and error. So, pag nagkabaliktad o di, tanggalin ulit, tapos maligtarin natin yung
wire. So yung blue na wire po ay sa bandang bandang kaliwa, yung sa white naman ay sa bandang kanan, yung sa may tagaliran. Kasi na nawala yung ating pinagamit na soldering iron. Luma ang pinagamit ko, na ginamit ko rin pambutas ng plastic, na hindi maganda, pero no choice eh. Kasi hahanapin ko pa sa tagalan. Anyway, natansya ko naman na nagana ito. May dala-dala akong ano, parabang t-shirt, parang gunting. Improvise ko naman yun para pang-ikit. Okay, tignan natin. Dapat na ito, meron sana magnifying glass. Kaso lang hahanapin ko pa. Bigla ko lang kasing na isipan na i-repair ko itong digital thermometer. At i-video at i-upload sa aking YouTube channel. Matagal na rin kasi kung hindi nakapag-upload. Ayan. Sa wakas, nagdugtong din natin. So, ang gagawin natin ay balik natin sa kanyang plastic na lalagyan itong ating PCB, printed circuit board. At sa kapitin, ayun ang taog natin, no? Kasi nakataog yan dati. So, kung anong posisyon noong tinanggal natin, ganun din pagbalik natin yung ating damo. Asa? Oh, mukhang may kalimutan ako. Alam nyo or mahuhulaan kaya ninyo kung ano nakalimutan ko. Nabisi ako ng ano eh, sa preparation ko kasi nga masaba yung dinugtong natin. So as long as magkasya sa kanya housing, walang problema yan. Hindi na sana ito ng kaso lang. Pero natin ang kalimutan. Oops, ayan. Ang switch. Ang kanyang switch. Yan ang nakalimutan kong ilagay. Anong problema? Pag-click ko na lang. Ang gabi na. Tapos ilagay. Ito na. Ito na kapit. So, itawag natin. Sabi. Kung paano natin tinanggal ay naibalik natin sa kanyang posisyon. Pinahirapan kasi bumubukol gawa na kapag nangyamit natin silbid wire. No. Pwede ko siguro magigilip lang yun. Pinter-conductor. Pwede ba rin? Pwede na rin sa pagsagaan. Pwede. Ano ba? May error? Ano ba? Ano ba?
ganda. Gumpay ang ating project. Kaibigan, please like and subscribe and hit the video para sa susunod na ating video. Maraming salamat po.